Fire Signs, welcome back po dito sa aking channel. So ngayon tignan po natin kung ano ba yung mensahe sa'yo. January 14, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. So pasensya na, zoom in, zoom out yung ating camera. Tignan po natin ano ba yung mensahe para sa'yo. Celebrate your wins. Ayan. So, pwedeng meron kayong mapapanalunan ngayong araw na to. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Some of you, mabibigat tong cases. Legal cases. Okay. Yung iba naman po sa inyo, pwede na mapopromote. Ayan. Pwede rin na may marireceive kayo na recognition coming from your, pwedeng sa school, sa office ninyo, sa company. Ayan, pwede rin na may magbibigay sa inyo ng, you know, something to be proud of. Tignan pa po natin. So, ayan, pwedeng meron kayong isa-celebrate. Pwede rin naman, monthsary or anniversary yan. Fire signs, tignan natin. Or, yung iba sa inyo nakita ko dito, lola nyo yata to, magsa-celebrate na nung birthday niya. The destruction of shiny things. Number 15. So, ayun lang. Hindi ko alam kung sino sa inyo yung... Hindi ko alam kung meron dito na operahan sa mata. Ayan, so pwede po... Or, ewan ko, baka may problem kayo sa mata, fire signs. Ang kailangan nyo pong gawin is protect nyo yung mata nyo through sunglasses or pwedeng... yung suggestion talaga sa inyo or recommendation sa inyo ng doctor ninyo. Sundin po ninyo. Ayan, baka yung iba sa inyo, masyado kayo nagbababad din sa computer, sa cellphone ninyo. So, ipahinga nyo po yung inyong mga mata. Ayan, baka meron dito, nakikinig lang siya ngayon kasi pwedeng masakit yung mata niya or masakit yung ulo niya. Tignan po natin ano po yung mensahe, Spirit Guide. Creator Alchemy pala. Ayan, Creator Alchemy. So, pwedeng may binubuo po kayo dito. Ayan, sobrang mapapakinabangan nyo to kung ano man tong ginagawa ninyo. Or kung ano man tong pinagpaplanuhan ninyo. Tignan po natin. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin for fire signs? Mayroon tayo ditong feed your artist. So, pwedeng may mananalo dito sa isang competition. Ayan po, feed your artist. Some of you, photography competition ito. Pwede rin painting, ano pa. Basta parang malalabas nyo dito yung pagiging artist ninyo. Yung love ninyo for the art, marirelease nyo po dito. Pwede rin, baka umaarte kayo sa theater, mga ganyan. Tignan po natin, Spirit Guide or songwriting competition for some of you. Ano pa po, Spirit Guide? Meron tayo ditong bliss is worth creating from. Ayan. So, dapat daw yung saya, yung pagiging happy ay magmula po sa inyo. So, huwag nyong idepende sa ibang tao yung pagiging masaya ninyo, fire signs. Okay, tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Ayan o, diba? Siguro may mga nakikita kayo sa mga social media accounts ninyo, nagpo-post na masaya sila, na may bago silang ganito. Diba? Yung iba sa inyo, pwedeng... meron sa puso ninyo fire signs na yes, yung iba po sa inyo medyo nai-insecure kayo. So, pwede nyong i-heal yan. Ano yung gagawin ninyo? Maging contento po kayo. Hindi naman sana iingit kayo dahil ganito, ganyan. Gusto nyong bumagsak yung isang tao na yun. Pero pwedeng yung insecurities ninyo, i-turn nyo yan into power. I-turn po ninyo yan, sabi natin, into an inspiration. O, diba? Maging inspired kayo dun sa taong yun. Or baka mamotivate pa kayo nung tao na yun. Pwedeng baliktad. Baka naman sa inyo may na-insecure fire signs. Kaya medyo mag-ingat din kayo sa mga pinopost ninyo sa social media ninyo. Sa social media accounts ninyo. Tignan po natin. Ano pa? Spirit Guide. Meron pa ako nakita dito. Ayun. Tapos, maging contento po kayo sa kung ano yung mayroon kayo ngayon. Tignan nyo. Pag natuto kayo maging contento, maging grateful, i-accept yung mga bagay-bagay sa buhay ninyo, mas madami pang blessings yung darating sa inyo. So, okay. Ngayon, yung iba sa inyo,
baka naman problema kayo, 'di ba? I-accept ninyo yung reality. I-accept ninyo yung nangyayari sa life ninyo. And araw-araw i-remind mo yung sarili mo sa mga blessings na nandiyan sa harapan mo. And makikita mo, fire signs, ang dami pang darating para sa'yo. Tignan pa po natin one more card, spirit guide. At sasabihin ko na po yung inyong mga lucky numbers after this. Okay, ito yung kuhanin natin. Sabi dito, the edge of evolution feels messy. Totoo po yan. Kapag nasa darkest moment kayo ng life ninyo, nasa tower moment kayo ng life ninyo, sinishake talaga ni universe yung mga bagay-bagay sa life ninyo. So parang kahit ano yung gawin ninyo, bakit parang hindi nag-work sa inyo, fire sign? So you need to accept everything, or you need to accept all at once na mga nangyayari sa life mo. Kasi ito o, ginugulo yan para mas maging maayos. Sabi nga, diba, magiging komportable lang tayo bago, or sabi, bago ka maging komportable, mararamdaman mo muna yung discomfort. Ayun yung sinasabi sa'yo dito. So parang huwag kang sumuko, okay? Ikaw yung creator ng life mo, diba? Ikaw yung driver ng life mo. Kaya naman, huwag kang sumuko. Kahit nasabihin natin, sa ngayon, fire signs, hindi mo nakikita na yung mga bagay-bagay ay sumasang-ayon sa'yo. Huwag kang mag-alala, sasang-ayon din yan sa'yo. Sabi ko nga, i-accept mo, maging grateful ka, and everything will fall into place. Number 49, 15, 60, 28, 26, and 40, your lucky number. Tignan po natin pagdating sa iyong trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho ni fire signs, kamusta po? Five of wands. So, iba sa inyo, meron kayong competition talaga. Pwedeng kayo ba yung ipanglalaban dito? Kayo yung representative ng inyong company, ganyan, or ng inyong department. So, parang ano naman to, healthy competition naman to. So, pwedeng ito, you know, yung celebrate your wins. And mapapakita mo talaga yung pagiging ikaw, yung sabi natin, yung skills mo, fire signs, mapapakita mo talaga ngayong araw na to pagdating sa trabaho. Ayan. So, macha-challenge ka dito. Medyo mag-ingat ka lang sa mga sasabihin mo kasi pwedeng yung iba sa inyo, ma-misunderstood kayo, and yun yung maging simula ng away. Tignan natin, para bang pe-personalin ka? Pe-personalin, tama ba? Ayun. The Hermit, pagdating naman po sa inyong kaperahan. So, ayan, parang nagpo-focus talaga kayo inwards. Okay? So, talagang nakikita ko dito, fire signs, is nagiging contento kayo sa kung ano yung mayroon kayo at na-appreciate ninyo yung mga bagay na mayroon kayo ngayon. Napakagandang simula niyan. Lalo na, diba, January pa lang ngayon. So, ayan po, mas maganda talaga na alamin mo din kung ano ba yung pagkukulang mo, ano ba yung sobra mong nagagawa pagdating sa money mo. Kaya parang hindi siya nagpo-progress. So, yun po yung gawin ninyo. At nakikita ko naman dito, nagpo-focus talaga kayo. Parang sinasa ulo, sinasa puso ninyo yung mga gusto nyo talagang mangyari sa finances ninyo. Tapos, ayan, pwedeng umiiwas din kayo ngayon sa mga temptations. Like, ano ba yung mga naging temptations sa inyo last year? Ayan. So, pwedeng iniiwasan nyo na po yun ngayon. Mas nagiging responsible na kayo. Responsible sa inyong finances. Ayan o, bliss is worth creating. So, yung iba sa inyo, kahit hindi ganun kalaki yung kinikita ninyo, happy kayo. Kasi, yung mga expenses, yung mga bills, nababayaran nyo pa rin, hindi pa rin kayo nawawala ng trabaho. Kasi, di ba, madami na ding nawala ng trabaho. Tignan natin. Pagdating pa po sa negosyo. Kung meron pong negosyo si fire signs, meron tayo ditong Ace of Cups, nakikita mo. Ayan. So, fire signs, yung iba po sa inyo, parang ang daming nasasayang dito na, hindi ko alam kung scrap ba to, scrap yun, pero pwede nyo pang gamitin into something. So, kailangan nyo yatang maging creative para walang nasasayang dito na ano ba to? Something sa negosyo ninyo. Parang ganyan, kasi parang mare-recycle nyo pa, yun yung nakikita ko. Maliban lang sa foods ha, parang mare-recycle nyo pa kasi yung isang bagay o yung mga nasasayang na to. Okay, makakabuo pa kayo ng something na pwede ninyong pagkakitaan. So, ayan po, parang iwasan ninyo or as much as possible is ma-maximize nyo talaga yung waste pagdating po dito sa inyong mga binebenta, dito sa inyong negosyo. Yun yung nakikita ko dito, fire signs para sa inyo.
Ayan, tignan naman po natin pagdating sa love life. Love life naman po, spirit guide. Kamusta po si fire signs? Meron tayo ditong justice. So, yung iba sa inyo, sinabi ko kanina, baka meron kayong inaayos na mga legal papers. Ayan po, or may mga kaso kayo dito. Yung iba naman sa inyo, pwedeng may magpapakasal dito or malapit nang magpakasal. So, pwede po fire signs na inaayos nyo na yung mga papers ninyo. So, ayan, everything is falling into place. Unti-unti po yan, maaayos nyo din. Ayan po yung nakikita ko dito. Baka merong ikakasal dito sa civil wedding yan. Yung iba po sa inyo. Yung iba naman, meron kayong away dito ng person mo. Huwag kayong mag-alala, maayos nyo din po ito. Parang sabi natin, kung may tumatahimik man dito, fire signs, tumatahimik yung taong yun or yung person mo para hindi na po lumala yung mga away ninyo dito. Parang binabalansi niya, tinitimbang niya kung dapat ba siyang magsalita, kailan ba siya dapat magsalita, parang ganyan. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Ingat po kayo always. More blessings to come. And enjoy the rest of your day, fire signs. Bye-bye!